sa dili pa mo explain. Number 5, tanan objections iagi sa moderator. Number 6, 15 minutes affirmative and negative stand. Number 7, 15 minutes cross examination or interpolation. Number 8, 10 minutes rebuttal. And number 9, okay, so yung true nila, 5 minutes ang rebuttal. Number 9, ang dili mo patuo sa moderator, isipong pwede. Oh, that time ha? Number 10, ang dili mo tuha, doon ay multa. 20,000 pesos. Okay? So, why nakamulta? Kaya niya man. Okay, ready na itong timer? Okay, 15 minutes. Sunod 15 minutes. Sunod last is 5 minutes. Okay, 10 minutes, magsugot ka sa affirmative side, Brother Jimmy Ramirez, Seventh-day Adventist Evangelist. Okay, time starts now. Mayong hapon, mga higala. Mayong hapon! Actually, ining timaha mao kini ang gikasabutan. Panatud-an ko nga ang tanang pari sa RCC mao ang taong Yohanon kay nangalagas di unyo sumala sa gipasabot sa Biblia o sa mga referensi. Unsa ang akong katungdanan? Mao ang pagpamatuon. Ug asa gibasin ako ang akong pagpamatuon? Sumala sa gipasabot sa Biblia o sa mga referensya. Therefore, kung ang akong pagpamatuon dili mapasabot sa Biblia o sa mga referensya, ang akong pagpamatuon o sa kapatak o wala na tinuod. Apan, kung ang akong pagpamatuon mapasabot sa Biblia o sa mga referensya na musugot kag sa dili ang akong pagpamatuod, napamatud-an niya. Mauni, di ba ha? Uspon ko? Hilom lang ta, araw na pati. O iya na mo mga tawa, kung panalitan, makalaman. Mauni, di ba? Akong pamatud-an na ang tanong pari sa sisi mao ang taong Yohana. Sumala kay nalagas demonyo, sumala sa gipasabot sa Biblia o sa mga references. Kay taong Yohana on man ang itatas Biblia. Na naipulong taong Yohana na akong diripe gipasabot ngatos mga kaparian sa Romano Katolik. Nias sa mabasa, higa. Nias 2, sa kakapitulo 2, versikulo 3 o 4, mao kini ang pagkasuat. Ayaw kamo, palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang pagi. Kay ang maong adlaw, dili mo abot, kung dili pa may tabu ang katapusan pag-arsa batok sa Diyos. O dili pa mo tungha ang taong yawan o nagitagana alang sa impirno. Supako niya ang tanan, ipagka-Diyos o ipagkabalaan sa tao. Magpalapal siya kanilang tanan. O gani mo sunod o mulingkod siya sa templo sa Diyos. O muangkod na siya Diyos. Ni taong yawan o naliyas kasulatan mga kagala. O yakinin taong yawan o manangilan. O yakinin taong yawan o manangilan. Muangkod higala na siya Diyos. Na karon ang panutana, mga kaigalaan. Kining kaparian sa Romano Katoliko. Daba na tiibili ni Sali. Ikaw, dili pag-anhin ako paghilabot ko dili, pagluwas ninyo. Mga kaigalaan, ninyong libro, Doctrina Kristiyana, mga kaigalaan, na akong giparit og 20 sanda. Asa na pahinga, page 53, mga kaigala. Ako na masahon, mga kaigala. Tanawin na ito, ha? Oh, pahinga ito kasi nagkanayon, mga kaigala. Unsay Santa Iglesia Katolika.
Katolika Romana, ang Santa Iglesia Katolika Romana, mao ang katalimban sa mabinunyagan na tanan na miina sa Santo Papa sa Roma na inis. Jesus Cristo did his return. Mga kaigalaan. Nag-iyon ang inyong ispro, mga kaigalaan. Nag-iyon inyong Santo Papa sa Roma, mukul ay salili. Mukul ay inis, higala na ni Cristo did his return. Meaning, huwag na ikuturing si Cristo did his return, kaya na inis. Sama ng sinunay ang inyong presidente ni Atong Ilisang Liberte, huwag na siya ito. Ato pa huwag na si Cristo ang inyong kaglaan. Huwag na si Cristo Diyos, mga kaglaan. Minay kinikinong libro, mga kaglaan. Diyos, usa. Muna higala nga, minawak yung kusurpano katoliko. Malalipot akong balitong higala. Ganto na yung libro sa katoliko, mga kaglaan. Ang ilang Kristo na asruba ng tuyo, mga kaglaan. Nakaroon, dapat na naibigin siya sa Biblia ang higala ng ining mga palita, mga minite. Sabi mo. Mga kaigalaan, di atin himabasa mga kaigalaan sa 2 Kronikas 3:9. Nga kining paria mga kaigalaan. Nga kung nasabot, itawag niya og mga pari na mini, mga pari na mini ng Diyos. Asa mabasa, di atin himabasa higala sa 2 Kronikas 3:9, maukili ang pagkasunan. Higitla niyo ang mga pari sa Ginoo, ang mga kaliwat ni Aaron o ang mga Levita. Huwag napili ka mong mga pari sa mas gibuha sa bang kanasunan. Bisan kinsa na naglalagto yung baka o pito kapok turong kanero. Huwag nagtanyag sa iyong kabalingon ng buot mga pari. Gihimo ninyong pari sa inyong Diyos na gani. Sabi mo ba na? Hilo mo lagi mo. Mga kaigalaan, di ay isuwat sa banal ang kasulatan ni Gala. Ang pari ang mga kaigalaan na wa malinya dito ni Aaron o Kilimita dito sa pari sa bangka na surat gitawag na ang pari sa iyong Diyos na may isumala sa Biblia na ang pangutan na karun. Kaya akong atbang, higala man ako niya na gitawag niyo ni pari na mas Pilipinas. E klaro kaigalaan. Kaya inupot na mas rumah. Huwag man ang malala ni Iro ang mga kaigalaan. Huwag ang malala ni Lipe ng Tistoha ang mga kaigalaan. Gitawag ni sila mga kaigalaan o mga pari ng Diyos ng ini. Saan man ang limo mga kaigalaan? Inang timaha pipo ginikaroon. Kaya bawa kong pipo ginikaroon mga kaigalaan. Ang kulang pahinuuton mga kaigalaan na kinig akong kaatbang at to ni mautanas akong dipansulti. At ito ni mautana sa akong reprisa na akong gabitong karon. O at ito ni siya mautana sa mga teksto ang versikulo, higala. Kung mautana siya, higala, gawa na ko bisulti. Kung mautana, mautana siya ang reprisa, wala na ko gabita. Kung mautana siya sa teksto sa Biblia, wala na ko gabita. Aw, wala, mas papit, higala. Nagkaroon mga higala. Nag-alagat demonyo, nakabay papit, nakabaliw pa siya. Diyan mo ba sa ikalang sa 2 Kronikas? Tikno? Ikaduhang Kronikas, mga kaigalaan. Kapitulo. Versikulo 10. 11-12 na kalayo. Ato ni Masahon. Amen. Hap-hanap na kong kumanta. 2 Kronikas. Kapitulo. Kronikas kapitulo 11:15. Ato yung basahon mga kaigalaan ng kanayon. Katong si 15 mao kay ang pagkasulat. Gibiyahan sa mga Levita ang ilang mga yuta o kaptanan o nangadto sila sa mga nangadto sila sa Jerusalem. O sa kay wala naman sila himo ang mga pari ni Jeroboam o sa iyang mga anak. Nagtutlo si Roboam og laing mga pari aron nag-alagad sa mga hanaran dito sa bukturan o sa mga demonyo o sa mga Diyos-Diyos na iyong hinimo. Di ay mabasa ikala sa 2 Kronikas 11:14-15.
na naay pare nga hindi mo og tawo nga way authority gikan sa Ginoo. Nga kanang mga pare igala nga way authority gikan sa Ginoo, sumala sa Biblia, nag-alaga na sa demonyo mga kaigalaan. Wa gyud pay mahimo mga kaigalaan, kun dili mo og pagsulti na naa sa Biblia mga kaigalaan. Og sa referensya. Akong basahan ang referensya na listay ko mga kaigalaan nga wa gyud pay ano. Wa gyud mitira. Nindo kini pare nga tugas. Amen. Mutulang gisgol mga kaigalaan. Ya ko pasano ni ni magiwa pagani singgit no. Nganong tawo gihan on mga kaigalaan. For you promise mga kaigalaan. Nila sa page 541 to page 542. Gisan to pagin sing mo to. Ako ni pasalon kapin sa 50 milyones nga gipamatay sa mga kamot sa Romano Katoliko na misupak silang kapulunan mga kaigalaan. Sa Olmaraliwo. History of humanism akong gitugan. E bukutanan sa kinsay ko to. Muna, ako na lang ipandaman. Ako na lang ipandaman mga kaigalaan. Bakit kinsa may otor ka na? Ako niya nauting kay Hanging. Osgo na ako igala. Kapin sa 50 milyones magigapamasgi pamatay sa mga kamot sa Romano Katoliko ang Santo Papa na nagulas kusada o sa pagpamatay igala ti amo na igala ang mga Santo Papa sa Roma mo ay nagulas sa pagpamatay saan? Ah, wag pag-animing 1 minute ay minute pag-animing 1 minute na tayo mauna mga kagalaan ang pangutan na kining buhata. Gipamatay ang mga taong buhatan. Nga karon, kinay mga taong buhatan, unsa man ang buhatan? Yawan o na o Dios na. Mga kaigalaan, di ay mabasa, human sa pamatay ilang ilogon ang mga bandi, mao ang pundok sa Romano Katoliko. Dato, inuog yun ang mga kaigalaan. Sa tanang pundok sa tibuok kalibutan, na ako nabasa ang libro ng Almanac Piece 150, 44,000 na registro. Kining ripundok sa Romano Katoliko may pinakadato sa tibuok kalibutan. Nga naman, inilog nila ang bahandi ng mga kaigalaan. Nakaroon mga kaigalaan. Niya pa'y dugang na akong isulti. Kinahigala kung mahilig kong balita, makakita ako ani. At tinuon ang isulti ni Barney Jimmy. Niya pa'y Pibrero City 2019, karong tuwiga. 2019. Ni angkon si Pope Francis nga ang mga madre gihimos mga pare nga ulipo nila aron pagigilawasan. Mga kaigalaan, ano mo sulti makuha ng bukbok ni Gana? Bibriro! Bibriro! Pizza City! Tuwing! Karong tuwing ka? Pwede mo kita ang balitaan? Yan ay buwan na mga kaigalaan. Diyos na ni Iyo. Wa matay mahi mo kay Iyo man. Mura mga kaigalaan ang nas Mateo Kapitulo 24:15. Sakta kumubasa ka. Nakaroon, ato maling ibasa. O yan, nakasabot mo. Wala mo kasabot. Pagkapait ba ninyo mga kaigalaan? Mga kaigalaan, ni ay gisuot sa balaang kasulatan mga kaigalaan. Basin marutanan ni akong kaatbang Brad, si Kristo pare man. Yaw, tao, yawan on pa ni. Brad, kini si Pablo Brad, ng isong mga pare, tao, yawan on pa ni, nagalagas si Bonyo. O nore yung pangutan na niya o niya, hinamnumi, nanay yung adamang tuba. Di palang kama na lang mga kaigalaan? Ano ang mga kaigalaan? Una yung isultis balang kasulatan mga kaigalaan sa ipiso 4.5 isulti niyo ang tinuod ng tusing isang kataw kay kitang tarang gabahin man sa lawas ni Kristo. Ang akong pag-anhi, tinigala, maura ang pagsulting tinuod. Huwag
kumali ang musulti kong baka. Kaya ang baka ko ang mga kagalaan, huwag luna dito sa langit. Dinoon na mga kagalaan. Dinoon nila, sir. Ang baka ko, nakapay luna dito sa langit, huwag. Muna ang mga kagalaan. Nang akong pagalhin, hindi karoon mga kagalaan. Pagsulti ang dinoon. Parang bot-bot, meaning butang-butang na. Why evidence yan? Pero magiging karoon manit akong kaadbang. Kung ginoon pagdili. Kaya lahat manit karoon. Oh. Na, maulang ilahato ng kagapag-kagapag na gizi ako. Muna karoon mga kaigalaan. Ang ilang nakasuat sa balaang kasulatan. Lord kayo, may hapon, brother. Okay, dagang salamat, brother. Jeremy Manises, sa inyong pagpaparong. Okay, so akong anghayo ni Brother Derwin na usara ka microphone para huwag sa pao. Okay? So, magsugod na karoon ang cross-examination sulod sa 15 minutes. So, taas-taas. O ang pangutana, gika ni Father Darwin Getgano. Time starts now. Ayaw ko din itong tanay. Unang pangutana, sa imong igamit na doktrina kristyana, ang nabasa ni mo diha, ilis ni Kristo o ilis sa demonyo? Ilang pangutana ay gawa, ilis ba ni Kristo o ilis ba ni Unyo? Ang mabasa din ni Mone, ha? Inyong libro. Inyong pang libro. Oh, inyong libro na ang mga katawhan kamuba ni ila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Kristo maunay akong tuba. Salamat kay ang nasuan ilis ni Kristo dili sa demonyo. Sunod pangunta na. Ngayon ka na kanang mga pari sa demonyo. Ngayon, ang ako pinanggap, ingon ka man, yung tanang mga pari ng Katoliko, iya sa demonyo. Sa to pa delikado ni mga Katoliko, may pero. Ang ilang pamutana ay gala, sa to pa delikado ni mga Katoliko, may pero. Ako ang tupa, kung magpatayin mo diyan ang kagalaan, delikado. Salamat. Sunod pangutan eh. Ni aman sa inyong ni aman sa inyong official nga sinulat nga naguluhan mga hitabo sa katapusang panahon. Page 160. Ningon, diha sa mga Katoliko ano na yung daghan nga hinabihan kamatinod alon? Kristo alon. Kaya pinabuhi sa tanang kahayag nga nagagagan diya kanila o ang Diyos nagbuhat alang kanila. Sakto niya sa'yo. Salamat kay sa pangutan. Sakto ba sa'yo? Ako ang tupad mo ni. Kanang gibasa sa ako katba, Bro Darwin. Ang akong tupag mo ni 1 minute, ha? 1 minute. Wapa. Wag ito mga Romano Katolikong matinud-anod sa Gipadayag Kapitol 18-4. Papawala ko niya. Kaya kung di mo hawal niya ang mga graan, muna akong tupag. Delikado. Mr. Moderator, mo object sa ko, no? Ikat sa ang time kay ang atong role kategorikal nga pamutan na kategorikal sa dang tubag. Sayop ba ni o sakto? Ang akong tubag mo niya? Oo. Oh, ayaw ko po ting tubag. Ayaw sa!
tayo pa. O dili. Ang atong tubag mo ni. Kaya ang ibasa sa akong kaatbang, katong mga katolikong matinud-anon. Muna ang isultis, pinadaya, bisyo-tso ba ito? Papawaon ang pamagayan. Wala sama, wala sa iyo, katong tinuod na katoliko. Kapawaon ka? Sabar ba na ako, mga katoliko? Mga katoliko, kawin hawa ko niya? Okay, sagot mo pala sana. Okay, sakto man. Diyan na lang sa ipahayag sa inyong official na siluwat ni Ellen Joy, Bisaya version, para masaktan yun. Ngayon siya din ni Dabhan ang mutindog sa atong mga pulpito. Uban sa sulo, sa baka. Nga ang mga tagna silang mga kamot, ginagkutan, gikan sa impyerno hanong sulo ni Satanas. Kamotana! Inyo maning pulpito, tinuod niya dili. Salamat kayo sa pangutana. Ato lang tumagod niya pangutana. No? Kanang isulti niyo mo, kanang bro Darwin, nindot na pangutana ang mga kalaan. Nindot niyo mga pangutana. Katong mga naatihan sa among pulpito, na mga butbuton o mangilag na hinapri, tinuod niya isulti. Ilan yung official na magasin o inyong official kabasahon? Page 41. Ningon malinhi o ikaw mga Adventista ganun ay po kahayag. Ay, ayun na, kayo di lang ma-record. Ma-record. Malikon ito ha? Ikat sa panuk. So, panayon ko sa pamunta na, no? Panayon ko ha? O ang mga Adventista nga dunay dakong kahayag nga gibayaw ngadto sa langit sa puntos sa kahimayaan baga yud-yuron ngadto sa impyerno. Dito man ni sa inyo official nga basahon. Sakto rin sa'yo. Nga na, Padre, magunin mo pangutan na, Padre. Huwag na mo na tema. Kaya hindi ka na mo, Padre. Sabi na mo. Onya anak yang besar, onya sayang ik yang istan mengutip galaan. Oh, ah yang sikan bayi istan ya, mengutip galaan. Mau tak tuh yang pasangan onya, pero dari yang mengulis tema, galas satu pak Oyo ni sih ya, cakung tema. Nga ang tanang pari sa sisi, mau tahu jawan unang galas di mana? Satu pak Oyo ni sih suka. Lalu atu masih mengutana, ang atu masih mengutana galas, ngasuat ni juai. Tulad pangutanan. Tingon ka ng mga paring katoliko, mga mini ng kaparian. Niya din niya sa inyong official na basawan. Ang katoliko. Tingon din niya page Pasyuna. Introduction. Yan ang tingon din niya alang sa dugang yung pagpasanto. Gihatag sa Diyos kining mga pulunga. Yan tukagwan. Mga hinigugma, dili niya tubuan ang tanang mga espiritu. Apan sulayin ninyo ang mga espiritu kung iya ba kini sa Diyos. Kay daghang bakakon, mini na manalagna, na manungha sa kalibutan. Hinoon, lakit na nini si Ellen G. White. Inyong founder. Hinoon! 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 Gilong sa. Tupad sa pagkutana. Ang iyong pagkutana ay gala, tinuod ba ni? Tinuod ni gala nga dili, ilin juwet ang otor ni ni? No? Tinuod nga dili, sinin juwet ang otor na ni?
kinsa may ako panalitan ning wa ako may mini. Kinsa man kuno? Sa ato pa higala. Kani nga buha higala. Wa ko kay bawo kun butang-butang sa among ato. Okay. Ari na sa bukas kay mangutan na lang ko. Sudo bukas na. Si Bono, si Lulan, ni Alien G. White. Naman lang ito eh. Mga kagalan, kinig na kong away, naabay ako itabang away. Huwag niyo po mag-a. Huwag niyo po mag-a, mga kagalan. Ano man? Kinig si Mawa, kung niya mga kagalan. Kinig libro ko kay Gala, kaya lang galing himo o himo. Kaya Nga amang na Santo Papa na himong iwaton kay angkon sila nga sila Diyos. Ang among pangutan na ni amang lagi inyong mga pangulo giingnan ni Ellen G. White ang konferensya general mismo nag-anam na o kadugta tungod sa sayot ng mga pagbati o mga maruganan. Ang mga nangulo na mintaha ni atong nagilalong silang pagdumana. Sila masinuhaon. Sila matimuhaon sa pagsunod. Halos yung da. Ay, para masakta na itong pangutana. Sila matimuhaon sa pagpasunod sa ilang mga gusto. Sila magadumala o magadaot ang sobra nga gakong sa ilang posisyon. Ingon nga daw ang ilang posisyon naghimo kanila nga Diyos. Tungod sa ilang abusa, pag-abusar sa ilang posisyon ni Angkon man si Ellen G. White nga ang pipila niya ka mga leader na sa Diyos. O matod di mo nga ang mga buangkon nga sila Diyos, mga yawanon, ang gunon ba nimo nga naaday sa tuloy sa mga sabrista? Kini ilang dipangbasa mga kaigalaan. Ako nang kabagong karong hilo mo. Kaya, kapag pagkabag na kaigala na, wakit, kapos na nang kutubag ko kayo, maningkit mo na. Mauna mga kaigalaan. Kini ilang dipangbasa mga kaigalaan, no? Pwede yung taas sa mga kaigalaan ilang ibasa. Taas kaya ilang ibasa mga kaigalaan. Pero, ang ilang pangutan na mga galaan, yes or no, mga kuno. Na, karon, ang atong tubag, ang tema mga kagalaan mo, ne, pamatod-an mo nga ang tanang pare sa sisi, mao ang taong yawanon, kay nangalagas demonyo, sumala sa ipasabos Biblia. Ato naman sa ino, nagsuwat ilin jiway. Ang ilang mga pangutan na ito ng ilin jiway, sa tubag, uyon siya sa akong tema, na ang tanang pare sa sisi, mga taong yawan on, sumala ang isang ipasabos Biblia. Niya din we sa page 41, niya mga sabalista, pagayudyudon sa impyerno. O, sa page 160, ang mga katoliko, ang Diyos nagbuhat alang kanila. Kung ako ikaw, kinsay imong pilion? Kining Adventista pa ngayon yun sa impyerno o kining Katoliko ang Diyos nagbuhat alang kanila suma sa inyong libro? O ba? Huwag yung kumag-inkot o Adventista ang tima, mga kagala. Klaro? Klaro, mga kagalaan? Pwede mo ng sunod tima, higala. Na, ipunta na itong Adventista na pag-iuron bagong impyerno. Mula, mga kagalaan, na iyan na nagibasa kanina na akong itupak mga kagala. O yan, kining tema na akong ipamakutan ni Gala, huwag siya mautana din sa mga referensya o sa Biblia. Huwag yun. A
ang Diyos ko ikas 3-9 o sa Jesus untiwakin mga kaya sa mga nalilupasan din na naay mga pare gitaog Diyos na mingi o sa ganang akong ibasa sa Mateo 24 dito naman si Jesus siya sa Eliliwet mga ako diba ligot mo magkag mga libro sa mga paring katoliko ang pangunta nga na daba na nimong tibok libro oo wala katong susing man. Panalitan ko na ah, mga kaganaan, kung sabi nila yung kasulti. Ang dama, brother Raps, may huwakay, umaragwakay kanyo na suyo. Kini mga kaganaan, kini na akong ipakita niyo mga kaganaan, dili ko mo, kanang mo, putos aling silupan ang litinoon. Sabang nagasto-gasto ako aling singwita ka pinamayan, yung litinoon. Muna mga kaganaan, o gusto o kanang, personal, ni Asmuyo. Kini nga mga libro at misa bro. Kini mga libro nga liya din he, nadaan ni mo tanan, oo, wala. Nagis ko sa libro. Kakita sa doa ko yung libro, kaya na nagisuwat din. Diba no? Para mga Para. Ang history of Romanism, PS 541, PS 542. Masalah na ninyo. Wala ko yung tanong na italing tanong mga reprisal eh. Masobrix ako. Kagalaan. Ako nilang diputan din eh. Gisuwat o akong nilagasuhan mo na akong dula. Okay. Wala rin ito time. Ang ino to ba? Wala masibo sa pangutana. Okay. Ang pangutana, nagdapaka sa aktual na libro na imong gigutluan ang imong ipalaminate. Okay, so, asa man ang aktual na libro na kay Aron Mahiling? Iyan yung libro na akong gigulitan, kung aktual yun. Diyan niya. Ako ipabasa na akong kaupat. Ano ba? Mawala ang mga kagalaan, narong ato na kamuhayo mo. Mau kalian amak ini akan dia nih libro original kan untuk mana kanon atau masalah? Ini ada libro asa-asa, mai pas untuk katikisi mana kegelar? Nah kalau mana kegelar? Ini ada yang dipalita kan untuk atau masih yang aku dan manusia tiga kali. Mau aku coba soal ini. Mister Moderator, kini angkulung balimo, gawat ini mo mabasa akong libro ni mong dala. Ang kunon man nimo, ang tibuok na libro, imong nabasa ni, or quotation na ni. Diga lang, matad pa ni Akbar ang nabasa. Kati ni Surah, wala nang kumabasa. Kini, page, 500, asal ko? Mga kani ko na ginaan ang kagalaan. Oh, mga kani ka lang, ang page pa, kapi sa 50 million, ako punan. Asa mabasa, ikaw lang, punan ako ni sa, kanang reprensya. History of the world per page of volume 8, page 643. Ala, pangita kita ito. Muna mga kagalaan, listen to kaya wala ako mo surat-surat wala akong mabasa. Muna akong babag sa mga. Okay, mga little time. Excuse sa kamay, brother Abraham Jimmy. Ikaw kay nagdamag kang mga referensya niya kay Imuro Manining Ipalamini. Ang aking bauta na, ayang bauta na, imong untang tubagon, nadaban nimo ang libro ha? Dignities and Duties of the Priest by Alfonso Ligore. O hindi, awan ni Gormita, asa man nani? Kini. Okay. Asa man ang libro ha ron? Kining History of Romanism. Napakagidali ha? History of Romanism. Ipakita sa rin, ipagawas. Ano ka kaya kung ba ka? History of Romanism. Master Narrator. Ha? Hello, sa? Manong magdaan ang kong libro na nanang nasuhat? Gikanis original mga kagalaan. Hello, mga kagalaan. Na, hop. Hilong sa, mga kagalaan. Hilong sa. Oh, hilong sa. Karon, high-tech na mga karon, mga kagalaan. Ato itan ang mga kagalaan ang original na nga libro o ang kanang simple, mga
makakaigalaan. History, itay sa inyo. History of Romanism, page 541. Oy, ano galing dokumento mga kagalaan? Mapasa usap sa karan. History of the world. Sa kalibutan, history sa kalibutan sa inyo, kaparihan mga kagalaan nga. Kapit sa 50 milyon sa mga tao na ilang ipatay. Muna akong tubak sa wangay. Kung mabas na ko, na kanang tanan imong naaliha, misquotation na. O yun ka, gani present ka o mga misquoted ng mga statement ikan sa sunod papa. Mabasa na ko ko eh. Karoon mga kagala. Kung mili ni higala, kining sulata, hala, presuha ko. Muna, history of Romanism, page 550, nakuna sa kanang libro na History of the World, volume 8, page 163. Okay, sa iyo ko, Henry Smith, hanap pituwa si Henry Smith ng kailangan, ang historian, mga kailangan. Sa ato pa, nag-a-kana ng mga quotation, gawa pa ni mo papasa ang pinatibukan. Ako simple nga pong tanga, anis lang ang tubag. Kana nga, pili, usa lang yung pininay, usa nga yung encyclopedia. Asa may magigito ni? History of Romanism. Makutana ko ni mo bro, kini history of Romanism, nakita na nila mong libro ha? Oo, wala. Ito ang pagkaiwan ako makita. Oo. Dito sa Sibo, mga kagalaan. No? Sa tanang bookstore, akong gitanaw. Akong gipangita. Esa. Bawat na nga. Esa, 1 minute. Sa tanang libro, ako nang gipangita, mga kagalaan. O? Asa na libro nga itong makita? Ala, ato ko sa bookstore nga iske, mga kagalaan. Ala, pangita dito. Ang ito din mo, nangita ka. Nining mong libro. Nakita din mo, wala. Ako nang sabi na buta, deta. Ibabit ko ng gitayap ni Higala. Kaya ako pong itanaw sa cellphone, mga kagalaan. Saan mo nani mo? Pagka mo na mahal, maguna, asa na akong ikapalit anak, mga kagalaan. O, saan mo na akong hindi, mga kagalaan? O, kanawa, kanon. Ni libro ang kita, kanon di man ako tingkayon eh. Hala ko no. Ni ang libro nga akong kita, kanon wala pa ni ating kaya. At to na inosyas akong itap niyo eh, naaman ito. O yan, kanon din ang man ako, tuwan na naman din eh. Okay, thumbs up naman ano? Okay, so karon magsugod na ang negative stand ni Father Darwin Ibdano Sol sa 15 minutes. Ang next Sol, atong i-google ang iyang history of Romanism, no? Page 541, no? O 542. Tinuod bang 50 million? Dili tinuod, no? Atong basahon mga kaigsunan, no? Naingon ini sa history of Romanism. From the birth of Popery in 606 to the present time, it is estimated by careful and credible historians that more than 50 million of the human family have been slaughtered from the crime of the heresy of Popish persecutors, an average of more than 40,000. 40,000? No? Grabe, no? Ang average 40,000, ang iya, ng lapas, 50 million. Guys, yun na lang, punta na ito. Grabe ito, mga kinibet, ha? Mga pinanda, relax lang. Kaya sa mga eksonan, ato lang isundan ang atong pinangga ng ekson, no? Ya, 40,000 ba di ay? Kadako ng 40,000 o 50 million tao. Average ba di ay? Ha? Mga credible historians, no? Ilang research dyan, tinuod ba dyan 50 million? Tapos sila ng average ay 40,000 naman di ay. No? Mga di wak di dad, ha? Ang iya, nga libro. Kita mga eksonan, ini photocopy, original job, no? Matod pa niya ang tanang pari kuno, no? Mga yawang on kay ni Angkon. Wak man jud tayo sa the Papa mga eksunan, nga ni Angkon nga siya Diyos. Kaya, putloon ang mga sa the Papa niya,
ni ako'y original statement. Pabuto lang ako, no? Aron, mabuking siya. Taman na. Ganun yung book niyo niya. Book, pangyos niya, no? Talang mo sa tubapa ngayon tutungon na ako sa original statement. Mabasa rin ka to sa www.biblelife.net. Nandiyan tayo, click ko na, nandiyan tayo, website. Ang iya, mo, wait yung taman. O niya, dugang pa rin ang mga kaisunan. Ang iyang pag-ingon niya, iya mo nang pagsamot. Nabantay mo, likutlo ba siya Bible scholar? Tanawa, kinsa na mga mabinta, suma silang libro. Pwede yan. Atong talawang kung ang Santo Papa o mga pari ba, suma silang panunlo. Kaya kung kininga itong isuon, wa musuba yung ini, nagamagama na niya sa iya. Di amang isunan sa ilang akong libro. Dili ni Sirox, di buong libro ni ato. Ah, gano man, kamaturan na itong lala. No? Dili manigduhat sa hunahuna ng sa taas. Ingon din ni mga isunan, mao bitaw na convert, iba ba mo, kasi ni Stendo Alabado o si Edgar Laugan, mga sabalista man eh. Na, tungod din ang gadgetas kamaturan, tanawa, ang ilang kaubang sabalista, mo na yung atubang sa ila. Di ang mga isunan, kinsa ng mga demonyo, ni nga silang kasahon, ang ay siya mga ibaon eh. Sa page 394, kung sa libro, mga buhan sa mga apostoles, sinuwat gabon ni Ellen G. White. Ha? Yan, gini na yun eh. Yawa sa yung dokumento, no? Tapos di ko lig-on eh, ako ah. No? Eh, di man ni ako. Ipalit man dyan din ako sa bookstore, no? O niya, nada, dyan, ang iya, iwa ko yung nada. Tingon din niya mga kaisunan, si Nero, daw na magtangan, gikan sa iyang kalag, sa katapusang tibailhan, sa Diyos nun. O kisan pa, sa tawhanon, yan ang dala sa patik ni Satanas. Kinsa rin ang dala sa patik ni Satanas? So, mga silang official na panunlo, si Emperador Nero, dili ang Santo Papa. May ako dyan sa komentary sa Biblia, mga naiksunan, sa Revelation chapter 13, verse 18. Wala na kami ito. Usaka protestante na translation. Ningon din ay many suggestions of the meaning of this number has been made. Six, six, six. If tiger is one less than the perfect seven, so it could represent of the three P's against God. It could also refer to Nero, the Roman Empire. Dili Santo Papa mga kaigsunan. O niya mga kaigsunan, dugang paningine. Magkadismaya, pininga kamaturan. Yan naman, mismo na ang ilang founder, si Ellen G. White, ang niangko. No, sige ang ko ni Ellen G. White? O ikaw, Kapernaum, mga Seventh-day Adventist. Unsa to? Na adunay dakong kahayag. Kaya ingon nga, mga badlungon mo na. Uy, hindi na badlungon, kinagadawan kong dakong kahayag. Nga di ba yung nganto sa langit, sa punto sa kahigayunan? Bagayod yuron nganto sa impyerno. Dili ako ay nagbutang-butang. Siya ay nagbutang-butang na to. Kini ako, dokumento lang. Kung sa may gisulti, ngayon G.Y. sa komentaryo, ngayon ang komentarista sa ilang libro, maurang kini ang dahilhan ng pamahayag ng isulat ni Ellen G. White na nagpakita o daw nawad na siya ang pagsalig sa organisasyon na Iglesia Adventista. Ang ilang leader mga kaisunan, nawad ang nagsalig sa ilang siya ay nagpapilid, ilang isalig yun sa Iglesia. Dugang paningin mga kaigsunan, iyang gisaway ang ato ng mga kapapahan o pipila ka mga pare. Di matangon din ay nga doon na dyan mga nangataga. No? Pero nga mo focus kung na ni Judas Iscariote nga doon na may 11 kapostoles na nahilo ng mga santo. Perfecto ba ang 12 kapostoles? Dili. Apil na niya na si Judas Iscariote. Dugang pa niya na mga kaigsunan. Ningon din ni mga kaigsunan sa ilang
basahon sa 44, iangkon sa nila. Nagpatuo ang among pinangga, ngalimpyo kayo. No? Tanawang ngayon basahon pinangga, matod pa din eh, ikasubo na to. Kaya doon ay dinibahan yung mga sako. Kaya doon ay mga kuluyagon, taliwala sa trigo. Bisan to, doon ay mga dautan, sunod sa iglesia, Adventista. O mapabilin kini hangtod sa katapusan sa kalibutan. O kamamatapos! Dapat iyan yung pamalandungan. Dugang pa rin yung mga kaigsunan, itambagan na ako pinangga ang kaigsuon karon sa iyang founder. Panahon niya magsangyaw at upangas mga tao sa pahina 75. Ningon si Ellen G. White, dili kita mo gamit og mga bastos ng mga pulong. Nga magkapasakit, nga mga pamahayag, ngadto sa uban, lakip na sa mga igsuon natong Katoliko. Iwan ko lang kapinangga, lecture, pasasagutan mo sa inyong basahon. Huwag ang panigini. Ingon din eh, atong ipon, gikan sa atong mga sinulat, mga panagsulti, mga pulong, o kung sabton, sa iyong pagalingan, mahimong makapasakit sa uban. Ingon na yung founder, uy, hindi na magpasakit sa uban ha? Kinahanglan ako ang iyoon akong pinanggap ng eksunan. Pasabasa po doon pag may time sa inyong pagalingong libro. Pero naman nagkita yung sweet tone ng nanay. O niya mga eksunan sa 146. No? Tingon din yung mga eksun. Si Ellen G. White Gapot. No? Tingon sa dini, daghan ang utindog sa atong mga pulpito. O man sa sulo ng mga bakak. Nga ang tagna sila mga kamot, gitagputan, gikan sa impernohanong sulo ni Satanas. Kinsa na yung pulpito, matupad, hindi man ako, no? Siya mo may nanguna. Kinsa ang pulpito, ganun ay dagpot sa impernohanong sulo, gikan ni Satanas, pulpito sa Iglesia Adventista. Unya mga kaigsunan sa kapangatana na kagaganina, unya kenta ng paring Katoliko, mga yawan on man, delikado ang mga Katoliko anay. Ayun siya, delikado dyan, tumagpabilin. Tinoon ko na, ano po ng ilang masahon mga kaigsunan, pagkaligre ni ini, no? Ang ilang nagagalingan, ang libro, ang ni, dipinsa sa takdindot sa kamaturan sa tuhibahan. Sa page 160, maugat mong libro, no? Ningon din di, diha sa mga Katoliko, paminaw na. Adunay, inayon na to, no? Daghang mga hilapihan, kamatinag-alon ng mga Kristohanon. Kalingo ba? Nga nagapinabuhi sa talang kahayag. Nga nadanagan, diha kanila. O ang Diyos, magbuhat alang kanila. So mga Katoliko na mga isunan na sila kagaling mong libro. Huwag naman siguro ni basa-basa ang mga pinangga sa ilang official na doktrina. O sa ato siyang Panginoong Lumayan na, no? Paliho, basa-basa po kung may time, dilik puno sa paghimaraot, no? Ngayon naman niyang founder mga isunan, ako kay Gugba sa Iglesia Katolika. Amen. Ang akong pinanggara mo na what are o the capsule sa Gugba. O dugang pa mga reksunan, ilang diangkon, sabi ninyo, sa ilang pagalingong basahon, Adult Sabbath School Bible Study Guide, ilang nanlalagay ko no, 666 ang sa Tupapa. Pero tinawa na ito, naaba silang doktrina. Itawag ng Vicarious Philip Day. Kunin mo ng tintahon ng eksunan. Hoy, mawagulo na snasty kuno sa Oos Papa. Pero naabar na sa Oos Papa ng Vicarious Philip Day nga ma-equal ni mo sa 666 ni Ailang Doktrina. At tumasahan, kung naaba, iba siya ganito nun, no? Bikado ni Guano ni siya gamiton nun, no? Vicarious Philip Day. Since the Reformation, this papal title has been used to calculate the number 666. First,
it is not clear that this title is an official one. Giang ko nila. O niya, matod pa din eh. Matod pa din eh. Sa mga gabong libro. Dingon din eh. Tibuok yun niya to. Tibuok, daraw. Nagpaputo to kape tag tibuok ng ilang basahon. Sila, quotation. Magawang sa mga libat nila. Diya ka po mga gaysuna. Dingon din eh. I must say, the information he gathered together to demonstrate that Vicarius Felidae is historically based on 4G rain. Batak lang mga kaisuna. Huwag matod pa din eh. Sa mga ugapon, mawala man ni Brad, no? So, okay na. Redundant lang, no? So, hindi mga kaisunan, tinaw pa sa hayag sa itong totok, halikulik ko nung taksiya sa itong pagpangutahan na pagganina. Nabasa o nadalaban ni mo ang tibok libro. Ngayon siya, kasulisun mo yung Magugos National Bookstore. Nangita ko dito. O yan, napalit mo. Wala o, mahal tayo. Ang apok, inadaman na. Ngano man, alibay mo na doon ay bisulat. No? Kung nagdalakas kamaturan na doon pas panultihon 17-4, ang mga bakakon maminaw lamang sa mga bakakon. Kung pilit sa kamaturan. Wala kay Sunan, gabang pa ito mo. Inyo pang nakita, pero nakompleto mang libro ang atong gina. Dili ko ni ako, ako, kung na iyang gini na hindi, di ba nakainin, G.Y. Oy, napagtan na audios tinunhan, tanawa, Bisaya version, Cebuano version, sulat ni Ilin, G.Y. Unya, kung sa may sulat din eh, matod pa niya ang mga pare, di mong iwan, kaya hindi, lagi nga propita. Dalawa mo na ito, isa'y ganit, matod sa ilang basahon, no? Nadamatawa na, nagkirikinay, no? Kasi wala na pahayag. Kaya daghang bakakon, gaman ang lap na, niya manungha sa kalibutan. So, no? Daghang ko ng mga mamay ng propeta, niya manungha sa kalibutan. Lakip, hinoon, lakip na niini si Ellen G. White. Tanawa mga isunan, no? Di buong libro din nga ito, ang ilang quotation lang, no? Magduwang sa mga libakiro-libakira. Pero piling ato mga isunan, kalma lang kita, no? Nga naman, alian na ito ang kamatuuran. Huwag matot pa sa ilang mismong libro! Huwag sa ilang gisulte! Daghang magkatoliko mga luwag sa sahab. Okay, salamat ni Father Darwin sa iyong negative stand. Karoon mga pangutana, sulit sa 10 minutos. Okay. 15 minutes. Ikan sa Sobalista, Brother Jimmy Ranesis. Okay, start now. Ang akong pangutana, kining libro. Page 23, akong basa. Ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa binyagan ng tanan nga mila sa Santo Papa sa Roma nga Ilis Jesu Cristo. Ang akong pangutana mo ni. Kinsa ang hatag authority ani nga inyong pau mo Ilis Jesu Cristo? Ang Dios o kamura? Ang Dios mismo. Galacia 4:14 ningon si San Pablo, "Kuninyo akong dawaton sama ra ang anghel sa Ginoo inyong gidawat og labaw sa tanan." Sama ra ka inyong gidawat ang atong Ginoong Hesukristo. Kapag sama inyo kanako, Galacia 4:14, sama ra ang gidawat ninyo si Kristo. Ang imong ikutlo, doktrina, doktrina Kristiyana, naro niya ang mga Santo Papa, Ilis ni Kristo. Hayo basa ng Ilis Demonyo. Sa Iglesia, sa Galacia 4:14, namatod pa ni mo mauna, no? Napay mabasa di ha? Na Ilis ni Kristo ang iyong Santo Papa? Anang teksto nga imong gitupag sa atong pangutan? Okay. Napay mabasa na Ilis si ang mga Santo Papa ni Kristo ni Anas Mateo 16:18. Pedro, ang imong idili din sa iyo. Relax na. Maya na tayo ng big lukot. Mateo 16:19, ang imong idili din ni Pedro, idili ko usap sa langit. Ang imong itugot din ni Pedro,
itugot ko usab dinhi sa langit. O sa Exodus City 1, na ingon ang atong Ginoo, nga ikaw Moses, mahimo kang Ginoo alang ni Paraon. Mahimo din ang yawa ang si Moses, no? Nahimo siyang representative or ingles sa Diyos. Kataas patubag, ito ay Exodo, Batiyo. Ang akong pahuta na mo ni. Ang Galacia 4.14. Huwag ko mahuta ng Batiyo o Exodo. Ang akong pahuta na mo ni. Ang Galacia 4.14. Naabay mabasa na kanang inyong Santo Papa sa Roma, ilis ni Hiso Cristo. O po, bisikat sa Diyos. Mabasa? Huwag. Okay, kaya pumunta na no. Wa jud siya mag-focus sa tema, ang tema na to mo. Kaya pamatud-an ang tanang mga kaparingan iyas demonyo. Wa sa kamo to. No? Kaya ang pumunta na noon, wa jud siya mo face to face na ko, no? Ayo si dadan, face to face ako wa, no? Yang imo pumunta na galas sa kwadro ka si San Pedro, si San Pablo na ningon. Nga kung mudawat kamo kanako sama ra nga si Kristo imong gidawat mo ni hining anang ilis ni Kristo representative of Christ sama ka lang ito ikaw head ka sa imong organization siya mo representative nimo siya mo okay unit na 20 seconds pa o timer ko dire ikay puno dire timer no? Ay, 26 seconds pa no? So muna mga kaisunan ko ang meaning ng ilis sa Diyos, representative, ambassador of Christ. 2 Corinthians 5:20, we are the ambassadors of Christ. Kami ang representante ni Kristo. Sa to pa, huwag ikaw mabasa ng pastor ni Kristo. No, huwag ikaw mabasa. No, pero ngayong pamutana. Ngayong pamutana. Ang Mateo nga imong ikutlo. Ang Mateo nga imong ikutlo, naagi mabasa nito na ang inyong po maoy ilis na si Kristo. Diba? Naawala. Okay, bag na ang pangutana, no? Dili litra po litra, pero masabot. Matod pa sa itong tema karon, iyan ang giusap, no? Yeah, matod pa niya, dili sumala sa Biblia, sumala sa masabot, no? Bisod kung imong basa ka niya, di ka magsabot-sabot. Imong giusap na sumala sa masabot, hindi masabot na kaya representative ang Santo Papa ni Kristo din sa kalibutan niya, no? Na kadawat siya gyawi sa langit o sa yuta. Kataas mo pa mo, tubad mo. Ano ba kailan ko pag langit o yuta, no? Karon, ang dos ni ka, dos ni ito patlo, muna po pagkakana. Kining sulat ni Pablo na naikaw ang yawan ko na mangingilan na nag-angkon na siya Diyos. Sa'yo ang pinisulat ni Pablo o namakang siya po. Sakto kayo ang isuwat ni San Pablo na doon ay mga tao mo angkon niya sila Diyos. O ang inyong mga leader, iangkon ni San ni Ellen G. White na nagpaka-Diyos. Di mo, no? Ikay na igo, siya mo kukaligong tiktok. Ang prolet mo na pamutan na. Kaya yung mabasa sa Catholic National niya itong Julio 13, 1885. Iresist niya. Nga kining inyong popi ang mga Diyos. Bakat ni o tinuna. Niya, sabi na pimin ito, makiksunan, ito na naman ito. Ningon din ni si Father Carte. Ningon si Father Carte, I haven't been able to find anything about Catholic National. Kaya yung ito. There is, however, a Catholic publication which have the names National Catholic Register. Dili na atong libro. Libro na sa mga anti-Catholic. Dalawa, the quote is said to have appeared from the English Protestant publication. Dalawa, a Catholic one! So, this quotation is misquoted. Kanang gibasa nimo? Imo gibasa ang tinod ng libro ana. Di ako mo tanan nimo. Imo ang ibo man ada ang tinod ng libro. Amen. Ida ba nako wala po dad pero ang tibuok nga statement sa Santo Papa ni anak ko, no? The whole jo dia kay usa ka linya kita. Ida ba tibuok jo, no? Mo na, mo ko mo. Tuhan na sa boy. Oh, ang inis na. Kanawa mga kaisunan. Ningon ang Santo Papa mga kaisunan. Yeah? Yeah? Boy, I'm a
Wala yung original na statement sa Santo Papa. Na nila, kumpito ka. Ngayon din eh, Pope Pius X. This is what he actually did say. The Pope represents Jesus Christ himself and therefore a loving father. What may ngayon din Ginoo? Ginoo of consider himself as God. Wala. Ay, pagkutan. Pagsulti ni Pope, the Pope and God are the same. So, he has true power in heaven and earth. Ang akong pangutan na, bakit hindi ang isulti? O, tinuha. Ang misquotation nga po, no? May ari ni sa www.biblelife.net. Ningon din ni si Manayang Ikuto. Ningon din ni si Pope Pius V. But since we hold upon this earth, the place of God Almighty will have all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Coming on the name, same as God. Misquotation gapon. Wala pa dalag is libo. Kining libro Alfonso's De Libridi, De Gritis, and Yotis of the Press, Prince Tutipon. Si Pupriyo contains ang sulat ng Amobispo, nag-ingon. Atong gikuptad ang lugar sa Diyos na maglaw ni Satanan. Bakat ni Putinuhon. Okay. Bakat ba ni? Ang iyang mga quotation tanan, puro bakat. So, na ito dokumento, no? Kaya na, Magod, ato man ni Likotlo na? We hold. Related na siya, Likotlo ni mo, kung naminaw lang kagkakarina, kanina, muna ang sulti ni Pius V. Ningon siya, oh. We hold. Muna, sino ni mo sinasilabran? Kung naminaw ka. We hold. Upon this earth, the place of God Almighty. No? Gano'n man, unsa imong itinitin ni Pedro, idilikos langit. Ang imong itugot ni Pedro, itugot ko sa langit. Nabang ang Biblia, naakaayo. Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18. Wala ko mga panag Mateo, versikulo 18. Kaya ang ito na gala. The first catechism, page 1-2. Kami na! Akong basawan, kami na! Akong pangutan na mo ni, we must obey to the Pope as to Jesus Christ himself. Bakit niyo tinutubang? Salamat kaya itong basawan. It can't suck kaya itong basawan ko sa bakit ba ni atong paminawan, we must obey to the Pope as Jesus Christ himself. Kung mo-obey ta sa ito papa, samarangan ni-obey ta ni Kristo. Nabalas Biblia, na Lucas is the size, ang namati ninyo, namati na ko. Ang wa na nati ninyo, na wa mamati na ko. Ako nasa likway ka ninyo, nasa likway sa atong dino. O nasa likway sa nagsubo ka na ko. Kung hindi na niyo uyunan, di modo, dili tayo ka, iya sa Ginoo. Ang Lucas 21:8, nga rin na pa Kristo, inyong po may angkon kapos Kristo. Si Kristo nag-ingon akong basahon. Ang Lucas 21:8, nga rin akong basahon eh. Nagkanayon. Si Jesus ningon, pagpantay ka mo, kayaw ka mo, palimbong. Kaya daghan ang buwanhin sa akong ngalang na mag-ingon ako ng Kristo. Karon, ang inyong po nag-angkon ako si Kristo. Si Kristo nag-ingon nga, pagbantay mo kay naay mga bakakon. Ang akong pagkutana, bakit nang isulti ni Kristo o tinuod ba? Tinuod kayo ang isulti sa itong Ginoo. Kung nag-naigunin lang mo si Ellen G. White, matod pagkakunin. Nag-antay mo mga bakakon, nga manalag na, nga manumha sa katapusang panahon. Tinuod, lakip na niinit si Ellen G. White. Kining Pope Punicas 3:7-8. Ni ay mga pare kini nga laing kanasuran nga gitugyos na minik. Na karon kining parian na maginhiwa man sa laban ni Israel. Ang ako pangutana, tinuod niyo baka? Kining isulti din ay pare na minik nga napayos. So, kailang mga pare na minik, agaw na ni Ellen G. White. Hinoon! Lagit na hinoon ni Ine si Ellen G. White. Kailang lahat ko nga minik, lagit? Ito lang pitingan. Oh, mama. 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 Oh, mama
ang simbahang Katoliko na himugso na panahon sa Pentecostes. So out of context ang iyang Dos Kronikas. Ganoon, pagano wala, kita kay mga Kristiyano naman. So ang iyang ikot o pag-eksunan, dilik mahaong na to. Iya-iya na yung pagsabot, way lapot ang istasyon sa Ginoo. Ining Dos Kronikas 11:14 na kining pare ba na hinimong to nga way poto gikan sa Dios nag-alagad og demonyo o nag-alagad og demonyo kana iyong pare ba awis po gikan na authority sa Dios o kamura salamat kay pinangga kay suon no gikan kayong sa Ginoo o gani si mong ipagdudlo ilis ni Kristo no padyo ningog ilis sa demonyo no so ang iya ito siya ang iya mga dokumento mudapi gitaw niya no. Pero wa jud mo dapit ang Dos Kronikas opo man ah oh na sa Dos Kronikas Old Testament na kelos aman ang mga Kristiyano ang himugso panahon sa first century ang iyang ikutlo Old Testament so out of context mo na nga klaro mo kay dinhi sa dagway sa dagong kaaway no. Nga ang hini lagi matupad ng Dos Kronikas, mahaw-haong gamay si Inge Chiway. Kinama sa inyong basaw, di ba na po'y naging wala ni, balik ko na po nakuha, ha? Papamuhan. Naghahal ang mga hini ka mga nanak na, manunghas katapusang kalibutan, katapusang mga adlaw, o hinoon, lakip na ni Inge si Inge Chiway. Hindi mo talagutan ako, di po na Chiway, tibo, tibo. Kini Mateo 26:59 nga ang mga pare mo'y nagmandong ipapatay ni Kristo, pagkakindi ito ba? Okay, mga pari na ng mga Hudeo di Kristiyano, no? Kini ato ang mga pari naman ni ng Kristiyano. Basahan ka mo sa galas, sa pinagayag, 1:6, na gipili kita na mahimong pari ang magalagad sa Diyos o sa iyang katawan. Ni Anton si San Juan na mismo siya pari. Nalilikado niya silang, eh, pare? O, nas pinagayag, o, pwede mo ba? Kaya na yung umusahis, yung inharian din sa Ginoo, adunay kaparian, na sila kaywa may pare. Delikado rin. Kanang iyang tisto may kutlo, ripirado na sa pare sa mga Hudeo. Dili, ripirado na itong mga Kristiyano. Parang pagtuot history, brad. Inim Dos Kronikas 11:25, na si Pablo Gipato sa Romano Katoliko, Gipato o Gilatigo. O, oh. Tinuod ni Obata, Dos Kronikas 11:25. So, iyan yung iyangkong nilihan ng Katoliko na yun eh, no? Lihan na yung Katoliko kung maon eh, no? Kinsa man yung mga parian, mga Hudeo gihapon, no? Judaism gapon, kinasuko lagi sila ba? Eh, sabi niya, no? Ang isiko na yung maleka, ay, malagbog ba yun? Ako, kalmaro lang ito dun eh, no? Mo na mga gigsunan ko, wa kapulpog ang atong pinangga ng eksunan. Napulpog sila, dili sa ako ah. Kung dili sa kaugalingong statement sa ilang matod pa nila sa dagway, dakong kaaway, mini. Hinoon, apil na si Ellen G. White sa mga mini na propeta. Matod pa nyo sa mga Hudyo. Okay, salamat kayo ninyo duha sa Bibo ng Interpretation. Oras naman, sunod ang negative stand na rather the rebuttal sa negative side magsugutan ni Father Darwin. Okay, 5 minutes. Okay, 5 minutes like Father Darwin. Okay, salamat kayo pinanggap nga Jimmy, no? O sa itong mga kiksunan ganiya din ni Karon, no? Matod pa niya dili kumuan niya aron pagpasakit ka rin niyo, no? O sa nakong tuyo, dili aron pagpasakit nila, o dili ang pagbutlag lang sa ilang mga doktrina, na mura o buwan na nila matun eh, no? O gani sa page 40-75 mga kaiksunan, get by sign, ang itong pinanggap na kaiksunan, sugod gani karon ha, kung magwali mo, ayaw mo gamit sa mga pulong ang mga pagkapasakit sa uban. Lakip na ang mga iksuon na to na Katoliko. Papakyan na to ang Ginoo, no? Oh, wa man siya kamamatuod, no? Kaya niya ipangda
ng mga dokumento, mga misquotation, no? Wala nga yun sa backup ba ni? Basilan, no? May lang untag. Kini bang photocopy na lang untag, no? Wak nang sa siya magda. Gano si Brajando, akong ipangunta na, Brajando, debater man juga sa balista, no? Brajando, kanang nasin yung libro ba? Nakita yun na ninyo? Sa padar, akong iprangkahan ang akong teacher na debater. Siya nga, wak mo jutaan na, wait, no? Kaya mga original na, wak jutaan na. Mabitang si Jando, naana sa simbahang Katoliko. Number one ni siya, nga dipintor sa sabalista dito sa Samis. Kung tanawa na si Maridga sabalista, si Brajando sabalista, uy, ang ikunta nila, gikan di airan nila. Mga kaiksunan ko, atong mga kaubanan, karon daghan kayo mga dili Katoliko. Kumutindog di ta, dili ta mga way. Kabantay ko tamong video kung usapaw ni Brad, no? Kaya naaman niya sa itong role, no? Yung pinanglan pa, buton, ang pigas, no? Human, usturya. Ito na may usapan mo na ito, kamatang usap, no? Yan naman, bug at ang kamatuuran. O ang kamatuuran ng kisunan, kung makibato kita sa kamatuuran, wa itay tag-anay! Tapakan na itong ginoo. O niya, balik ko na ito. Kung yawanoon pa ang mga pari o mga Katoliko, yan naman. At ang balikon niya po, ang ilang basahon sa 160 sa mga panghitabo sa katapusang panahon. Ningon din yung mga kaisunan, diha sa mga Katoliko. Matod pa niya kung mapabilin mo sa Katoliko, no? Impyerno dyan mo, no? Pero dire, pasti na nindota. Kaya daghan mga Katoliko nga hilabihan ka matinud-anan ng mga Kristohanon, no? Mas silang tigian niya siya siya. Kaya nagkinabuhi sa tanang kahayag na nagganag diha kanila. Ang Diyos magbuhat alang kanila. Mabita ko siya pangutana, Brad, niya man sa inyong libro, niya ang mga sabarista, matupaniilin Diyawad, pagayot-yuron sa impyerno. O ang mga Katoliko sa ya ang Diyos magbuhat alang kanila. Ako sige pangunta na, kung ikaw ako, Brad, kinsa may mong piliyon? Kining Adventista na yudyudon sa impyerno? O kining Katoliko nga ang Diyos nagbuhat alang kanila? Wala siya motubag, no? Wala siya motubag. E kung motubag siya, mabutang si Brad, dyan doon nakabasa man din eh, sa sabarista pa siya, munang niana siya sa simbahang Katoliko. O si Badigar nakabasama po din eh, no? Si Badigar, ni Ana sa simbahang Katoliko. O si Brajimi, o si Brajraw, nakadungok naman nini, no? Atong pabuto na lang. Kaya kung magpabilin, kita ni Ine. Kung magpabilin, kita ni Ine. Matod pa sa ilang libro, pagayod-yurol ka sa impyerno. Di ko niya ako, ilang maling basahon. O nung Brajimi, Brajraw, base sa mga pulo ni Ellen G. White, hindi siya gusto nga pagkayudyudon sa mo. Walang gawas na mo. Kaya yung tamon mo na mo sa tibok na mo. Kasing-kasing sa tibok na mo na mo na. Amen! Yeah! Amantay ba mo, lingon ko nila sa sila yun? Wala. Pwede mo sa gusto mo pasakit sila. Dito ako sa isulti ni Ellen G. White. Kasi atong pagwali ba, ayaw mo pagpasakit sa uban, ha? O yung ating pangilin, Jiwet, i-appeal po din nyo ang lakit na niini ang isuko na itong Katoliko. Kaya siya, usang mga isunan, kung magpadayon sa kutlo ni Ana, kaya wano ng mga pare, wak na siya mutuman siyang founder. So, kakiro na siya sa iyong founder. Okay, salamat kayo, Father Darwin, of last na niyo saan, rebuttal speech ni Brother Jimmy Ramirez sa Balistan. Ang episo, Kapitulo 5, Kapitulo 10, o 11, mo kanyang pagkasunod. Paring kamuti nga mga una ninyo ang mga pahimuot sa Ginoo. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga buhat na dautan na iyas kanit-it, hinunua, ibutiyak kini. Ang akong pag-alhin ni Higala, hindi pagpasadit, kunili pagbutiyak. Ang akong pag-alhin ni hindi pagpahimuot, kanako sa kong kagalingan ko nili pagpahinuot ng Diyos sa Diyos. Matagpas akong katbang akong amigo na si Darwin makikalaan
Nianghi ko din hiyang ibalik-balik na ako nagpasakit ka din niya. Pero ang Hebrehanon 4.12 ang tulong sa Diyos sakit, mga kaibalaan. Nabay mabasa? Nabay mabasa na tulong sa Diyos sakit? Niya sakit, mga kaibalaan. Niya sa Hebrew 4, versiko mo, Diyos ay maukini ang pagkasulat. Kaya ang tulong sa Diyos buhi, ugamhanan, ugmas hait pa, kini sa bisan unsa nga duhay sulat o kini nga pulong sakit. Pilip ako na mga kaidalaan. Ang pulong sa Diyos sakit, mga kaidalaan. Muna nga akong ipangutana sa ganina dinhi sa Diyos Korinto 11.25 mga kaidalaan. Nga ni amay mabasa din higala na si Pablo ginatigo o ginatos sa mga Romanhon matod pa niya mga Hudyo mo na tas. May galing kayo na absent ko, oras. Kaya paluapanot ako natin mabasa ang Hudyo ani. Wa naman. O saan pagpaluan? Ako masaho. 2.12, versiko 25, maukini ang pagkasulat. Makapito ako ng tiguha sa mga Romanhon. O makausa ako patunga. Tiha mo na mga ingala. O niya ingal siya, wak pa ko ni Romanhon sa una. Wak. Naan naman lagi sa Biblia mga ingala. Si Pablo magkaroon ginatigo. Si Pablo gipato. Kinsa na pato? Alpindista? Sumaras po siya. Ang mga Romanhon mga kagalaan. Busa kini akong katbang higala. Kadako ka ni Romanhon mga kagalaan. Kamu, mga Romanhon mo. Mau kita namo, bitawa ko. Romano Katoliko. Kay kamu higala. Mga Romanhon. Busa kamu man ang pato ni Pablo. Kasi mong umiya diha mga kagalaan. Sorte espíritu quanto batizinho não morando em Hebreu. Você diz que o espírito brilha de cá. We are all members together in the body of Christ. Mato para espíritu quanto batizinho ato que todo o cadam tiro. Agora o Pedro, please basically says, as the scripture says, if you want in your life, and waste to seek of times, you must keep from speaking evil and stop telling lies. Ang atong isulti higala kanang tinod atong biyaan to mga sulting inibil na dinautan mga kagalaan. Unsa man ang dinautan mga kagalaan? Ang ibil, mga sulting dautan ato nang kanang iklim mga kagalaan. Atong mga tao na tano makapuyog ihay dito sa langit mutiya sa pagsulting dinautan na karon mga kagalaan ang ako hindi dinautan hindi dinautan higala kundi pagputiyag radyo mga kagalaan. Yan ang mabasa sa Mateo Kapitulo 10, pandisalis magkailangan ka na yun. Ayaw kamu kadlok sa mga tao. Walay, tinaguan na rin, may bawaan o walay sikrito na rin mabutyag. Ang ato din si maura din ang pagbutyag, mga kailangan. Ang sikrito gipadayag, busa mga kailangan, ang sikrito gipadayag, mga kailangan, na ang mga kapariangan ni Angko ng Diyos, mga kailangan. Di ang pagyan, mga kailangan, o niya kay akong atbang na kailangan pa rin ninyo, muna igala na, aduna siya ay katigaruka, katigarukan mga kagalaan, nga pinusupong awa sa balaang kasulat. O niya ako sa mitrotanya sa ipi, nabay mabasa sa episo, o gala siya 4.14, nga natiya na, si ang mga pari, mo'y, mo'y, anong ilis ni Kristo, o niya mga kagalaan, ina kong itubag sa Mateo Kapitulo, this is Christ mga kagalaan. Wa sa mo itubag sa lagong talukan na nabay mabasa niya sa gala siya sa 14 mga kagalaan. Busa kini akong gagbang wa yun makalapis sa akong tima gagawang parot sa akong tima mga kagalaan palutunan mo ang tinang pari sa sisi mo ang tawag niya ang orginalang at demonyo mao ka na sumala sa ipasabot sa Biblia o ma-reprise magandang salamat mayong hapon gantong tayo. Okay, ito na tapos ng talking or dialogue karong abiro na. O kamo na yung Rodrigo o kinsay nakatubag o gusto sa mga pangutana. Okay, ngayong gabi ang kanyang tanahan sa yatang ni Father Darwin. Ngayong gabi, karatong tanahan. Malina mo si Father, ano ko? Anyway, announcement karong Mayo 25-26 at now na Sabado Domingo. Adunay pagahimuot ng National Convention sa Catholic Faith Defenders
ang atong venue sa IEC Pavilion, Mabolo, Cebu City. So welcome ang kanan sa pag-apel, no? Anya, kung naamoy mga pangutana, visit lang sa itong Facebook page sa Philippine National Convention. Dahil salamat sa may gabi, mga kumpilan. Ayan, salamat kayo, tunay kapuson, sa usa ka pag-ampo, mga eksunan. Salamat sa mahal, sana kung sa Espiritu Santo, salamat kay Ginoo, niya pinaagi nini, amo na pahayag, debate sa kamo, ang amo mga eksunan, niya ikan sa Berista, talangini sila, silang pangnauli, Ginoo, huwag umani, ipadamdag kanunay ang blang ng Espiritu Santo kanina, aron maproditahan sila sa ilang pagbiyahe. Kung usap kami nga niya, alin ni Karon Ginoo, hinautunta mo, tubuda mong gugma sa kamaturan. O pinaalinin kamaturan, yung mong nakatunan, karong gabi una, o ni maghatod ka na mo, kamo pang palawman, ang mga kamaturan niya mong ipilin sa matuod niya simbahan. O sana na mong ikinahanglan Ginoo, amo ka nang ipangayog ipa sa paglamatan, o ba sa panabang sa mong mahal nginahan, berhen sa kasilap, o sa tanang mga anghel, mga santos sa langit. Amen. Amen. Ang Ginoo mula ka ninyo. O ang Diyos, yung magigawang sa tanang langit ka ninyo, ang mahal na inak, ang Espiritu Santo. Amen. Ayong gabi ka na itong tanan, wala pagpapakang si Brad Timmy o si Brad Rob. O kaya itong tanan nga riyay din ni Karol, na naibon ng Ginoo. Oleh itu,